Guys, meron akong Samsung Galaxy S3 phone dito. Ang problema niya, guys, patay bukas siya. So, i-repair natin siya. So, ito, guys, hindi naman 'to original. Class A lang 'to. Copy lang ng China. So, ang pinaka problema niya is yan, patay bukas, loading lang yung logo lang, tapos mamatay na naman, tapos po. So, pag ganyan, guys, ang problema niyan, napakadali lang. Malimit ang problema niyan is power button. So, ang problema niyan, guys, power button. Yan. Shortage na yung power button niya. Or, nakapress na lang. So, ang nangyayari, on and off lang siya ng on and off. So, ang gagawin natin, i-repair natin yung power button niya. Kung kaya nating gawin pa ng paraan, gagawin natin ng paraan. Pero kung hindi na kayang gawin ng paraan, papalitan na natin yung power button niya. So, bubuksan ko lang sa iyo, guys, babaklasin na natin. So, guys, magpapalit tayo ng power button. So, ito yung ipapalit natin. So, naka-ready ko na. Ito naman yung papalitan natin. So, medyo ayun, no? Sira na siya. So, papalit tayo ng bago. Tapos kukunin ko itong bago dito sa kabila. So, ang ginagawa natin, guys, is puro mga second hand part lang na galing sa mga cellphone na sira. So, kumuha ako dun sa isang cellphone na Samsung Galaxy S3 na sira din. So, lalagyan natin siya dito. Ganun lang, guys, madali lang magpalit ng power button ito. Ito lang gagawin. So, ayun, guys, napalitan ko na siya. So, bago na yung power button niya. Ayan. So, ayan. Ayan, napalit tayo ng ito yung luma galing dito sa yung pinalit natin galing sa sirang Samsung Galaxy S3. So, ikakabit ko na, guys, dito sa cellphone natin. Tapos, itetest na natin kung hindi na siya mag o on and off. Okay, guys, kakabit ko na muna siya. So, ito na, guys, napalitan na natin siya ng power button. So, hindi ko pa kinabit yung likod. Itetest muna natin siya
kung uubra yung power button na ikinabit natin. So, para kung sakaling nagka-problema man, hindi na tayo magbabaklas ulit ng likod niya. So, itetest muna natin siya para ma-check natin kung good. Yan, binuksan ko na guys. So, titignan natin kung good yung pinalit natin power button. And guys, oh, lubos na yung logo niya. So, ibig sabihin, hindi na siya tulad nung kanina na Samsung Galaxy S3 lang yung lumalabas. Pabalik-balik. So, ibig sabihin, natanggal na yung shortage niya sa power button. Ngayon, hintay na natin siya mag-open para ma-check natin siya. Oh, ayan guys, oh. Okay na siya. So, nag-open na siya. Oh, ayan guys. Okay na siya yung ano niya guys. Nagawa na natin yung power button niya. Bubuhin ko na siya guys, and then pag nabuo ko na, papakita ko ulit sa inyo. Para makita nyo rin yung totally assemble niyang items. Okay. So, ito na guys, nabuo ko na. Binuo na natin. So, testing na natin siya. So, bubuksan ko na yung power button niya. Samsung Galaxy S3. Ano lang to guys, class A lang, hindi original na Samsung. So, ano lang siya, copy lang siya ng China. And guys, hindi na siya tulad nung kanina na logo on, tapos mag-off ulit, tapos on and off yung logo. So, sa susunod, bago nyo papagawa nyo yung cellphone nyo, or kayo na mismo ang gagawa, bago nyo checkin lahat, check nyo muna yung power button, on off. So, kasi malimit, pag ganun yung nangyayari, dun lagi ang problema. So, power button on and off. So, next time, checkin nyo muna yung power button pag power on off. Huwag agad dalahin sa repair shop. Minsan ang ginagawa guys, pipitikin nyo lang yung power button pag ganun nag-stack up yung logo, on and off yung logo. Pipitikin nyo lang mga ilang pitik kasi minsan yung button nya nagloloko. So try nyo muna pitik-pitikin. Pero ngayon, kung ayaw talaga, ganun pa rin. Saka nyo na siya buksan, palitan nyo na yung power button. So, salamat guys. Sa susunod ulit, marami pa akong share sa inyo na pwede nyo i-share din sa iba. Or pwede nyo gamitin pag nagkaroon kayo ng problema sa phone nyo. Palike lang ako and pa-share po ng YouTube channel ko. Pa-subscribe na rin. Click the notification para po updated kayo sa mga video ko pa na i-share sa inyo. So marami pa guys. So, salamat guys.